Doc Willyong, ibinunyagang rason ng malalang sakit. Sa unang pagkakataon ay nagsalita na rin sa wakas si Doc Willyong kung ano ang posibleng rason ng kanyang malalang sakit. Si Willie Tan Ong ay isang Filipino cardiologist, internist, at media personality na sumikat dahil sa pagbibigay ng mga payong medikal sa kanyang Facebook page at YouTube channel. Nakilala din siya sa programang Salamat Doc bilang isa sa mga resident medical expert at volunteer doctor mula 2008 hanggang 2018. Bukod pa rito, naging regular din siyang kolumnista sa The Philippine Star at Filipino Star Ngayon kung saan nagsusulat siya tungkol sa kalusugan. Isa rin siya sa naging vice presidential candidates noong 2022 ngunit hindi pinalad na manalo. Matapos ang eleksyon, tila na nahimik si Doc Willie sa kanyang social media accounts. Hindi tulad noon na madalas siyang mag-upload at magbigay payo sa kalusugan ng mga Pilipino. Kaya naman laking gulat ng sambayan ng Pilipino nang ibahagi ni Doc Willyong na nakikipaglaban siya ngayon sa cancer. Marami ang nagtataka at nagtatanong kung paano niya nakuha ang nasabing malalang sakit. Gayong isa siyang mahusay na doktor na talagang kalusugan ang prioridad sa buhay. Sa kanyang vlog, ibinahagi ni Doc Willie ang kanyang pakikipaglaban sa abdominal cancer. Inamin niya na posibleng nakuha niya ang sakit dahil sa stress. Sa nasabing video, tinanong niya ang sarili, "San ko nakuha to? Tingin ko, stress." Habang binigyang diin niya ang epekto ng mga negatibong komento at basher sa kanyang kalusugan. Kaya naman paalala niya sa publiko na huwag magpadala sa stress lalo na mula sa social media. Kaya kayo, huwag kayo magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments, na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti lang, na-stress ako. Aniya, dagdag pa niya, nasasaktan siya dahil sa mga maling akusasyon laban sa kanya. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Dahil sobra ko kayong mahal, sobrang mahal ko ang Pilipino. Sobrang mahal ko mga mahihirap tapos sasabihin nila na ginagamit ko lang. Pagbubunyag ni Doc Willie. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng pagsuporta mula sa kanyang mga tagahanga at netizens na nagpaabot ng kanilang dasal at pagbati ng lakas para sa kanyang paggaling. Doc, huwag ka na po magbabasa ng mga bad comments. Hayaan mo na mga taong yan. Basta si Lord alam niya ang kabutihan ng loob at kagandahan ng puso at hangarin mo sa lahat ng tao. I am crying for you, Doc. Nalulungkot ako sa nangyayari po sa inyo. Sana po gumaling kayo kasi madami po kayong natutulungan. I will pray for you, Doc. Isa ka sa mga taong tinitingala ko at nire-respeto. God bless you, Doc. Sana gumaling ka po. Laban lang, Doc. You will be healed. We are all praying for you. So sad. Pagaling po kayo, Doc. Sa update ni Doc Willie sa kanyang Facebook page, makikita ang picture niya rito kung saan kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa kanyang pisikal na pangangatawan. To all vloggers, media and friends, I will allow everyone to use my cancer videos as they wish. This will bring more awareness. I wish to help all Filipinos with cancer and other serious illnesses. I consider myself very, very lucky because I have good medical care and loving relatives beside me. Caption niya. Sinabi niya rin ang nakakadagdag sa stress niya ay maraming cancer patients ang hindi kayang magpagamot dahil sa mahal ng treatment. But what stresses, angers and hurts me the most is that I know millions of Filipinos can never avail of such treatment. I cry for this injustice. Kaya siniguro ni Doc Willie na kapag gumaling siya ay patuloy siyang tutulong sa mga Pilipino. If God will grant me a miraculous healing for my huge 16 cm sarcoma, I will spend the rest of my remaining days fighting and lobbying for our poor countrymen. Finally, even if you bash and hurt me, I will still help you. My love for all Filipinos is unconditional. May God give me the chance to prove it to you once and for all.